Hindi mo pa to nagagawa sa kangkong mo, kaya naman dito sa recipe na to ay ang aking tiratirang mga kangkong ay hindi ko sasayangin at siya ang bida sa lahat. At hindi lang siya ipangsasahog, kundi naman ay gagawin nating masarap na appetizer. Ayan, so naghiwa ako ng mga kangkong, mga gulay, cilantro, green onion, at kamatis. Ayan, kung wala kayong kamatis na maliliit ay gumamit kayo ng kamatis na malalaki. At dito ay gagamit tayo ng sotanghon. At guys, ito lang ang paalala ay i-check nyo muna kung talaga mainit ang inyong mantika at para maluto itong ating sotanghon. So sa part na to ay nag-failed, kaya pinakita ko sa inyo. Pero dito ay medium high heat. Ay i-fry siya sa 1 to 2 minutes each sides. Ayan. So, itatabi na natin yan at magluluto na tayo ng ating kangkong. So, sa simpan lang din ay nagtira lang ako ng maraming mantika at ginisa ko dito ang ating bawang. Tapos, sinalo-halo ko lang to at pagkatapos ay idadagdag ko dito ang ating onion. So, gisa-gisa lang. Pagkatapos ay ilalagay na rin natin ang ating bida sa lahat, kangkong. Ayan. Hahalu-haluin lang yan hanggang sa medyo malata. Pagkatapos ay lalagyan na ito ng pampalasa, salt, soy sauce, at vinegar. So ako dito, ang gusto kong timpla ay talagang medyo maasim-asim at nalalasahan yung suka. Ayan. So halu-haluin lang yan at lalagyan natin ito ng ground black pepper para naman mas malasa at mas masarap. Tapos pag nakuha nyo na yung lambot ng kangkong na gusto nyo ay pwede nyo na yung hanguin. Tapos ay naglagay ako dito ng pampaanghang ng kaunti. Yan, sili. Ginupit-kupit ko dyan. Tapos sinalo-halo ko lang para medyo kumalat yung anghang dito sa ating niluluto. Ayan. So pwede na to. Itatabi muna yan. Meron ako ditong salted egg. At itong ating sotanghon na pinrito ay pinagkalas-kalas ko lang din. At gagawin natin ay ipapatong natin yan dito maya-maya. So nilagay ko muna ito sa mangkok, itong ating adobong kangkong. Pagkatapos ay igigitna natin dyan itong ating pinritong sotanghon. Tapos itatoppings ng kamatis, salted egg, yung ating cilantro and scallion. So napakasarap, yan pala. Tapos ang aking favorite na sukang sausawan. So kahit anong sukang sausawan na inyong favorite ay pwede nyong gamitin. At huwag nyong kalimutan mag-subscribe at mag-follow dito sa ating Mami K of Fresh Cuisine. At talaga naman yung pagka-crunchy nitong ating sotanghon ay napakasarap.